Tayo muna'y manalangin, Panginoon Diyos, katulad ng inawit namin. Kami po lumalapit, kami po ay nagpapakumbaba, Panginoon. Kami po ay sumasamba, Panginoon. Kami po ay humihingi ng kapatawaran, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, Panginoon. At nandito kami, Panginoon, sama-sama sa biyayang ipinagpagkakalob mo, Panginoon. Lalong-lalo na, Lord, sa salitang maririnig namin, Panginoon. Ikaw ang maghari sa aming kalagitnaan at ikaw ang mapapurihan, ikaw ang makita at manatili sa amin ang isang espiritu ng pagkakaisa, Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen. Magandang umaga po. Sino po yung mga may Biblia? Taas ang kamay. Okay. Kahit na ano yan, kahit sa gadget yan. Sana po lahat tayo may Biblia. Starting tomorrow, January 23, Monday, the Philippine Bible Society at lahat ng Christian sa atin ay nagse-celebrate ng National Bible Week. Until next Sunday, January 29, ito po yung tinatawag na National Bible Sunday. It was then proclaimed by the three president. Tatlong presidente yung nag-proclaim nito, si Marcos, si Ramos, at si Cory Aquino. But for me, the most exciting news, yung latest news ngayon, it was proclaimed by our beloved President Duterte as a National Bible Month. Hindi na po National Bible Week. Ito po ay National Bible Month last January 5, 2017. Actually, nung Mayor Digong sa Davao, it was also celebrated sa kanilang lugar, the National Bible Week. The whole Davao, way back in 1997, sa mga hindi nakakaalam, doon ko po sa Davao nakuha yung unang-unang Bible na natagpuan ko. And during those personal dark days of my life, nung ako'y naglolokopas, pagbalik ko sa Maynila, sabi sa akin ng pastor, pag uwi mo sa Maynila, maghanap ka ng simbahan ng mga tao nagdadala ng Biblia. O nga, no, sabi ko, dati, nagsisimba ako pero wala akong dalang Biblia. And the rest is history. At dito ako dinala sa JCOHAR ng pako dahil ang mga tao rito nagdadala ng Biblia. Amen? Yung Bible na nag-ayos ng buhay ko, dati sa Shabu user, ngayon Bible user. Pakatapos, isa na po akong Bible Ambassador ng PBS, Philippine Bible Society. Pagkatapos, member na rin po tayo ng Bible League sa Kamias. Sino po nakarating na sa Kamias? At madalas po, napupunta rin po, recognize na rin po tayo as isang avid na nagpapatronize ng Philippine Christian Bookstore sa head office ng Mandaluyong. Doon sa HR, kilala po tayo ron. Dahil napunta ko na po lahat ng mga bookstore sa Metro Manila, dahil nagtitinda po ako ng ticket, at yung familiar na sila sa akin, pati sa Back to the Bible, at lahat po ng Christian bookstore. Now, I just want to share a very brief history kung paano nakapasok ang Bible dito sa Pilipinas. But before that, number one slide, okay, akin nga. Medyo maluwag. Yan. Yun. Okay. Back. Balik tayo. I just want to share the history of paano nakapasok ang Bible dito. Kasi ito po yung sineselebrate natin the whole week. Maganda nga na i-declare ni President Digong na Bible Month yung buong January. First slide, teacher. The Philippine Bible Society's vision is to see and transform Philippines through the Word of God. We, therefore, the JCOHARs of a common vision in one spirit to be the ministry partners. Amen? Tayo po, kasama po tayo riyan. Hindi po tayo separatist. Nagse-celebrate po tayo, nag-observe po tayo National Bible Month. And another slide,
Yung nakuha ko po to, ayan po, medyo malabo. Proclamation 1-2 po. Pirma po ni Mayor Digong. Nag-a-approve na ang January 5 up to this whole month is a National Bible Week, Bible Month. Okay, another slide. Okay, next. Okay, yan po yung approve ng Philippine Bible Societies. And then, my PowerPoint is religious freedom. Anlit pala nung ginawa ko, no? Religious freedom was restricted in the Philippines under the Spanish rule. When the Spanish reached the Philippines in 1521, under Ferdinand Magellan, it is not clear whether Magellan brought along with him copies of the scriptures to reinforce the propagation of the Christian message. What is clear is that there was a widespread of Bible poverty since public and private reading of the scriptures was not encouraged. Not only when Spanish Bibles very rare, but there was great fear to read or own a copy of this as this was a transgression of Spanish law. Sabi ng Spanish law, pag nagbabasa ka ng Bible, kasalanan yan. Kaya mga tao takot magbasa ng Bible. But God, take notes yung highlights ko, but God never leaves His word chained and seemingly powerless forever. Amen? Katulad natin ngayon, katulad ko, hindi hinayaan ng Diyos na manatili tayong mangmang sa kanyang salita. Kaya purihin ang Panginoong Jesus. Although Bible, next slide, although Bible distribution was not permitted in the Philippines and the Spanish priesthood allowed no Bible or any dangerous literature to fall into the people's hand, in God's perfect providence, Bibles did find their way into the Philippines. Alam nyo, hanggang ngayon, hindi ko maubos maisip. Ba't ayaw nila tayong pabasahin ng Bible? Diba? Bakit kaya? Sila pa naman itong proponent ng mga holiness. Itong mga paring to. Kaya no wonder bakit binaba natin ni Mayor Duterte itong mga paring to. Diba? Nakakalungkot. In 1870, when Spain was proclaimed a republic and made the promise of religious liberty, an Amsterdam-based German trader converted in Singapore, John Huffenden, set off for the Philippines with the Spanish 100 Bibles. Napakaunti lang, 100 Bible lang yung dala-dala niya. Ginawa niya, he removed the cover, tinanggal niya yung cover and front page of each Bible, calling the book Sacred History. Kunwari, hindi Bible yon, kundi banal na kasaysayan lang. And another slide, a copy reached the hand of Father Manrique Alonso Lallabe, a Spanish Dominican prior assigned in Manawag and Urdaneta, Pangasinan for 12 years. He became thoroughly interested in his copy of the Spanish Bible, read it with deep conviction, and became a changed man. Katulad natin, katulad ko, na talagang binago doon sa kanyang pagbabasa. Okay? He knew he could not stay in Pangasinan, and within a week, Lallabe was summoned to Manila, accused of heresy. Napagbintangan itong si Lallabe na skeptical at agnostic ng kanya kapang pare. Parang si Martin Luther noong 16th century. Kung babasahin yung biography ni Martin Luther, ganitong-ganito yung ginawa niya. Naging kontra siya. Kaya ang tawag sa kanila, Protestant. Tayo Protestante tayo, in a sense. Kasi we believe in the Bible. Alam niyo po, ang essence ng Reformation during the 16th century is back to the Bible. Kasi ang dami ng religion na mayagpag na yung Roman government na wala na ang Diyos sa sentro ng kanilang buhay. Kaya nagkaroon ng Reformation. And Lallabe was excommunicated and banished back to Spain. However, before he left for Spain, he promised his parishioners to translate the Bible for them in the process of the British and Foreign Bible Societies. Ito yung BFBS, one of the founding Bible societies, partnered with Lallabe. And so, the first book of the Bible to be translated in the Philippine language was the Gospel of Luke in Pangasinan. Alam nyo, kung mapupunta kayo sa Bible Museum, talaga na-preserve yung unang-unang Bible ng Pilipino. Ano yun?
galing sa Pangasinan. It was written in a book of Luke, which was subsequently published in 1877. In similar circumstances, risking their lives to make the Word of God available in the language that Filipinos understand, Don Isabelo de los Reyes translated some New Testament books into Ilocano, Don Pascual Poblete in Tagalog, Don Cayetano Locban into Bicol, and Don Braulio Manican into Iligaynon. At sa ngayon, meron po tayong 8 local languages ang kinakalat sa buong Pilipinas. Ano-ano po yun? Kasama yung mga Samareño, Cebuano, English, Pampanggeño. 8 dialects po, local dialects, kasama na English. At ngayon, ginagawa ko po yung pangsyam, yung Jejimon version. Gusto niyong bumili? Joke only. When the American defeated the Spanish forces in the Philippines on August 8, 1898, Bible distribution became one of the major activities of American Protestant mission in the Philippines. Ngayon, mga American Protestant nakapunta na rito sa Pilipinas after the Spanish. 1898, atras tayo ng 2 taon, 1896, yun ang kamatayan ni Dr. Jose Rizal. And I believe, ako, may clue ako na siya ay Christian. Amen? Binabanata niyo yung mga praile. Yung touch me not, nakuha niya yun sa John 2017. Yung no limit tangere. Huwag mo akong sangilin. Salingin. Sabi kasi, nung umiiyak si Magdalena, nakita niya yung puntod na walang laman at biglang nagpakita ang Panginoong Jesus. Gusto niyang hawakan ng Panginoong Jesus. Ang sabi ng Panginoong Jesus, huwag mo akong hipuin dahil hindi pa ako pumupunta sa ama ko. That's me not. And I believe, biblical yung kinuha ni Dr. Jose Rizal na Noli May Tanghere. At alam natin, sa Noli May Tanghere, in-expose niya yung hindi lang corruption, yung immorality nung panahon niya. At in-expose niya sa Noli May Tanghere kung sino ang totoong tatay ni Maria Clara. Walang iba kundi si Padre Damaso. Alam niya, di ba? Totoo yun. Sumunod libro, El Polibusterismo. Walang ginawa ang Dr. Jose Rizal na to na expose yung kamalian ng mga Spanish. Kaya siya na pinatay sa Bagong Bayan. Yun lang naman talaga dahilan eh. Okay. But one problem that immediately confronted them was the fact that despite more than 300 years of Spanish presence in the Philippines, only very few Filipinos could understand Spanish. A copy of the Bible in Spanish distributed freely would only benefit very few, napakakonti lang, and would perpetuate a scenario of Bible poverty na hindi na po nangyayari ngayon kasi ngayon dami ng Bible. Diba? Mapalad ka, may Bible ka, kapatid. Dito ako naligtas, dito ako nakakilala sa Panginoon dahil sa Biblia. Eh, mahal naman ko itong Bibliyan to. This challenge, another slide, foreign Bible societies to undertake the translation of the scriptures into more local languages. Ibanag, Pampanggeño, Kiangan Ipugaw, Samareño, and the Jejimon version. Kaya ang ganda ng opening ng song natin, ano, no? Daigon ka Jesus, kaluguran ka Jesus, daydayawin ka ti Apo Diyos sa lahat ng panahon. Iba-ibang lingwahe pero tinutukoy, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. As the Bible is made available, taught, understood, and lived by, hearts and minds are changed for God. Nangyari na ba sa atin to? Hearts and mind binago dahil sa salita ng Diyos. As individuals, lives are transformed by God's Word. Families, communities, and ultimately, the whole nation is transformed. Ito lang naman talaga panalangin natin pag nagpe-prayer meeting tayo. Kasama sa prayer item natin na ipanalangin natin bansa. Diba? Pero napakahalaga ng Bible dahil dito tumutugon ng Diyos. Allow me to watch the 6-minute video presentation, teacher.
Bear with me, 6 minutes lang to para lalo tayo ma-educate kung ano ba to talagang itong National Bible Month. It was presented by the Philippine Bible Society. Okay, kaya? 6 minutes lang po. For over 10 decades, the Philippine Bible Society has strived to bring God's written word to the Filipino people. And God's faithfulness has seen PBS through good times and bad, trials and failures, towards achievements and successes. From the setting up of the first Bible Depot in 1899 to the completion of the first local translation, Ang Biblia, in 1905. From the translation work into various major Philippine languages and the establishment of the Philippine Bible House along Isaac Peral Street to local printing in the 20s. From the hazards of distribution faced by Bible agents in the 1930s to surviving and rebuilding after the war in the 40s. From the nationalization of the movement in the 50s to the landmark interconfessional translations in the 60s. Through the declaration of the National Bible Week as a national event in the 70s, and the rapid increase in distribution in the 80s. Through the multimedia divergence in the 90s, and the financial, technological, and market challenges at the turn of the millennium. And through the production and distribution of the audience-specific Bibles, Ang Pangako Bible, Poymen Pastor's Bible, Basic Ecclesial Community Bible, the Women's Bible, the Youth Bible, as well as in the launching of the Ilaw sa Tahanan Bible Distribution Project for Poor Families, and the establishment and inauguration of the new printing plant in Lawang Bato, the first PBS Regional Bible Office and Bible House in Cebu, and the new PBS Bible House in Manila in 2006. God has guided, protected, and sustained the Philippine Bible Society in bringing the word that transforms to the Filipino people. The Philippine Bible Society, in partnership with churches, organizations, and individuals, looks forward to the next decades with fresh dynamism and renewed commitment to the vision of making the Bible the catalyst for national transformation. A new Philippines transformed through God's Word. Now, in the coming years, the PBS and its partners will vigorously pursue its various plans and programs to achieve its set goals and objectives. Establishment of the first Bible Museum that is expected to draw the young and the old, students and professionals from all walks of life. Establishment of regional Bible offices and more Bible houses in at least 6 key regions of the country. Production of more appropriate Bible editions in 8 major Philippine languages targeting a wide range of audiences. A
Availability of the Bible in SMS, PDA, and other electronic formats. Establishment of the PBS Bible Institute that would conduct regular training courses on Bible translation principles, which would be credited by Bible schools and seminaries. Mobilization of Bible vans to sell Bibles and other scripture products in various towns and provinces. Availability of Bibles in public school libraries. Incorporation of Bible themes and characters in commercial films, popular magazines, in radio and TV programs. Market saturation until 5 out of 10 Filipinos own, read, and live the Bible. The Philippine Bible Society, in seeking to bring the Bible to every Filipino for it to be their manual of life, by the grace of God, can make the Bible a catalyst for personal and national transformation. A transformed Philippines where honesty, righteousness, and justice prevail. A people transformed and living by the truth of God. A people blessed. The Philippine Bible Society, bringing to you the Word that transforms. Palapagan natin ang Panginoon. Kung re-reviewin natin last December 25 nung sinabi ni Pastor Romel dito sa ating harapan na this church was founded by the Word of God. Amen? It was established by the Word of God. Si Nanay Pe talagang babad sa salita habang tinatayo to nung nagsisimula pa lang. At alam natin maraming kinagamit ang Panginoon para hindi masayong kanyang salita. Maraming paraan. Sabi nga ng Apostol Pablo, kahit anumang paraan yan, ang pinakamahalaga, maipangaral ang Panginoong Isus, ang Ebanghelyo. Kaya kung mayroong judgment version, so be it. But before that, for the first time, 4 years after, hindi ko maipalabas kasi nahiya ako. Pero sabi ni Brother Mon, meron ka palang ganyan, hindi mo pinapakita. So nag-pray ako, siguro this is an opportune time para i-share sa inyo kung paano ako binago ng Diyos sa 8 minutes video presentation ng aking buhay sa 700 Club. Kahit yung mga kapastoran, hindi pa ito napapanood. Siguro for the first time after 4 years, allow me to show it, the 700 Club. 8 minutes video presentation. Impisa mo sa 16 minutes, teacher. Thank you. Tapos, closing prayer na po tayo. Dito na ako. Huwag niyong panoorin yung aking, yung aking itsura dyan, kundi yung mensahe ng palabas. Kasi ito talaga yung pinaka-edit na ating YouTube. Malalim na debosyon sa pananampalataya ang kinamulatan ni Boy. Lumaki kami na gustong-gusto namin sumasali sa prosesyon, sumasali sa mga nobina. At tuwing linggo, kami po ay pinagsisiman ng magulang namin para kami ay mapalapit sa Diyos. Taimtim man ang kanilang pagkapit sa relihiyon, ay ang katotohanan naman, sila ay pangalawang pamilya ng kanilang ama. Although second family kami, nakita namin yung pagiging responsible ng father namin kasi nga sa amin umuwi. Yun ang malaking beneficio na kuha namin. Kaya lalo kami naging matatag sa relihiyon na pinagis na namin. Sa tila maayos ng pamilya, iba naman ang pakiramdam ni Boy tungkol dito. Habang lumalaki ako, nagustuhan ko yung religion yung kinagisnan ko, pero pakiramdam ko, hindi ako dumuguti, hindi ako tumitino. Kasi sumabay yung droga, pero naging religyoso ako.
at sa minsang pag-uwi niya ng bahay ay nasaksihan niya ang ama na tila kakaiba ang ginagawa. Habang kami ay nasa ganung reliyon, ang nag-isang namin, hindi namin alam. Ako mismo nasaksihan ko na ang tatay ko pala isang member ng isang kulto na ginaganap sa bahay namin ang pagbubunot ng ipin ng walang mistisya. Magkagayon man, ipinagpatuloy ni Boy ang kanyang debosyon kasabay ng kanyang bisyo. Maagang nagtrabaho si Boy upang masuportahan ang kanyang pagbibisyo. Siyempre, nag-umpisa sa sigarilyo kasi sabi ng nanay ko, kung gusto mo makatingin ng sigarilyo, naalam, magtrabaho ka. Kaya nagtrabaho ko ng construction, bata pa ako. Sumasama ko sa mga kamakalaan kasi nga, doon madalas ang source ng mga drugs. Sila yung supplier. Kaya nai-enjoy ko naman kasi madalas libre. Pag kami naubusan ng rolling paper, nakakita ko ng Bible na mga video na maliliit na Bible at nilulukot namin yung para gawin rolling paper. Kasi malambot ang papel ng Bible at madaling lukutin. So dumating sa punto na lagi kong high. Maging sa kanyang pagtatrabaho, ay kaya ni Boy tumira ng ipinagbabawal na gamot nang hindi nalalaman ng kanyang mga kaopisina. Marami nagsusupply sa akin dahil may pambayad ako. At ang mga nagsusupply sa akin ng mga professional din. Minsan magiging ng babae na parang artista pero ang dala-dala nila sa akin minsan isang envelope ng marijuana o kaya dalawang box ng zero. At namimaintain ko yung trabaho at nakarigahan ko lang. Nagagawa ko yun sa pamamagitan ng spray sa trabaho kasi pag marijuana maamoy yan. Lagi kong may bawang spray tsaka pamamoy. Bago ako umupo sa drawing board, kailangan kakarga ako sa siya. Dumating ang pagkakataon na nakapag-asawa si Boy. Ngunit sa halip na tumino, ay nakakilala siya ng isa pang uri ng droga, ang sabu. Na-enjoy ko yung pagiging user na hindi na ako nagtrabaho. Mas nag-stay na ako sa bahay. Dumating sa point na ginagamit ko ng drug din yung bahay. At umiiyak yung misis ko at nakikita niya yung mga barkada ko. Napatuloy ko na gumagamit yung sa loob ng bahay at umiiyak na siya. Wala ka bang balak tumayo dyan? Lagi na lang ganito. Ba't yung piso mo dinadala dito sa bahay? Nasasaktan ko na rin siya na ganun kami si Rabi na wala ka ng trabaho. Ikaw pa yung matapang sa bahay ay kargado ka. Dahil dito'y nagpasyang iwanan siya ng kanyang asawa't anak. At sa pangyayaring iyon, nakaramdam ng takot si Boy na baka hindi na siya balikan ng kanyang mag-ina. At sa kauna-unahang pagkakataon, sinubukan niyang tumawag sa Panginoon gamit ang sariling mga salita. Naghanap ako ng comfort, may isang kaibigan na nagbigay sa akin ng Biblia. At inumpisahan ko ang pagbabasa ng Biblia. Na kung ang Biblia ang magbibigay sa akin ng tamang pag-iisip na maglalayo sa akin sa bisyo, na kung ang Biblia na aking nabasa at natuklasan ay magbibigay sa akin ng isang maayos na pamilya, kapalit na itong bisyo, eto na yayakapin ko dahil dati masyado palasimba, madasalin, pero hindi na bago ang buhay ko. Bumalik sa paghahanap buhay si Boy at pinagsikapang makaipon upang hanapin at pabalikin ang pamilya. Napakabait ng misis ko na ano man ang ginawa ko sa kanya, ginawa ko sa mga bata. Yung tiwala na binigay niya sa akin ay hindi matatawanan. Unti-unti ngang nabago ang buhay ni Boy sa bagong katotohanan kanyang natuklasan. Naging maayos nga ang pamilya ni Boy at para sa kanya, ang pinakamagandang katotohanan na kanyang nalaman ay hanapin mo ang Diyos na nasa Biblia. Marami kasi ang Diyos. Pero pag nakita mo yung Diyos na nasa Biblia, ang sarap pala mag-uwi sa Biblia. Dahil ibibigay niya yung salita na nagbibigay.
punong-punan ng pangako. Sabi nga doon sa nabasa ko, when you play, you talk to God. But when you read the Bible, God is talking to you. Hindi mo talaga mahihiwalay yung pagkilala sa Panginoon at pagbasa ng kanyang salita. Di ba, Alex? Talagang magkasama yun. Maganda yung sinabi ni Pastor Boy, di ba, na sabi niya, ang maganda is makilala mo ang Diyos ng Biblia. Kasi daw maraming Diyos, di ba? Marami naman talaga that is trying to get our attention. Pero when we get to know the Jesus of the Bible, the Lord of the Bible, yun ang nagbabago ng ating buhay. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Acts 17, sabi niya, kasi nakakita siya ng maraming mga mga ribulto eh. Nakikita niya mga inscription, mga ganon. Sabi niya, so religyoso itong mga taong ito dito sa yung mga Griego, sabi niya, sa Athens, no? Sabi niya, pero ang Diyos na hindi nila nakikilala, ibig sabihin, maraming mga tao kasi hindi nila alam kung sino talaga yung Diyos na kanila. Yun ang sinasabi niya, may kilalanin mo yung totoong Diyos. No? And pag kinilala mo siya, Okay, palakpakan natin ang Panginoon. But before that, tayo po'y mananalangin dahil po isa pong challenge sa atin na italong po talaga yung buhay natin. Amen? Magugunaw ang lahat ng bagay pero mananatili ang kanyang salita. Kasi po kung walang salita, sabi ka, bakit ka salita? Because in the beginning was the Word and the Word was God and the Word was God. Di sabihin, walang makakapantay sa kanyang salita. Kaya nga in-encourage natin na we're not celebrating for the sake na magkaroon tayo ng maraming alam sa Biblia, kundi maipamuhay natin ito ng tama. Amen? Sabi nga niya, siya rin nagsabi, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Yung truth na yon, I am the way, the truth, nandito lang po yon. Ang in-encourage ko kayo talagang kung sino pang mga wala pa kayong nariregaluhan, regaluhan nyo na ang regalo nyo, Bible. Kasi napakahalaga nito sa buhay natin. Let us pray. Father God, we thank you so much, Lord, for this short message, Panginoon, dahil ikaw, Panginoon, ang may akda ng buhay namin, Panginoon, at habang kami nabubuhay, hayaan mo, Lord, na saliksikin namin, Lord, ang iyong salita upang lalo ka namin makilala, upang lalo namin masunod ang iyong kalooban, Panginoon. At manatili, Panginoon, ang salita mo sa aming puso, sa aming pamilya. Tabutan mo kami naglilingkod, nagsasaliksik upang, Lord, lalo kami tumibay sa aming pananampalataya dahil ikaw ang totoong Diyos na nakilala namin na nakasulat lang pala sa Biblia. Kaya, O Diyos, salamat, Lord, sa iglesyang ito, Panginoon, na kung saan dito mo ako hinubog, dito mo ako tinuruan, dito mo ako pinalago, Panginoon. Salamat, Lord, sa leadership kay Pastor Mel, kay Nanay Pe, Ininong Lito, Panginoon, sa lahat ng faculties, Lord, ng MCA na patuloy, Lord, na umahayo sa mga bata, Panginoon, at tinuturuan ang salita ng Diyos. Ginagamit ang Moses Cradle para may ebanghelyo, Panginoon, lalong-lalo na, Lord, ang mga magulang nila na alam po namin, Lord, ito ay dinisign mo para kami, Lord, ay makaganap ng tungkulin na ibahagi ang ebanghelyo dito sa lupa. Kaya, Panginoon, pagpalain mo ang iglesia ito, Panginoon, pagpalain mo ang eskwelahang ito, Panginoon. Salamat, O Diyos. Ito pa aming dalangin sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Magandang tanghali po. God bless you all. You're so good to me. Na na na.
dear to me. And every day I wake up, I breathe another breath of your mercy. Oh God, you've been so good to me. My delight is in you, 'cause I know that your hand is upon me. Oh, you got me dancing, and now I'm shouting. You got me leaping.